Mula sa ibabaw ng malaking bato ay kitang-kita ni Javier kung paano tumapak ang mga paa ng isang dambuhalang dragon. "Nandito ako," sabi ng dragon kay Javier. Sinuring mabuti ni Javier ang buong itsura ng dragon. May hahambing ang laki nito sa 30 elepante at ang ulo nito ay kasinlaki ng butas ng hangganan ng kuweba. At ang malapad na pakpak nito ay hindi pa matansya ni Javier kung gaano kahaba. "Napakaliit mo namang tingnan, subalit kapalaran mo na ang naghatid sa'yo rito," wika ng dragon. Hindi makapaniwala si Javier na kaya palang magsalita ng mga nilalang na katulad nito. Sinampal pa niya ang sarili at kinurot niya pati ang balat sa pag-aakalang nananaginip lang siya. Subalit mali siya. Totoong dragon ang kanyang nakikita. "Bakit? Bakit ako pa?" Nanginginig na boses ni Javier. Subalit tinatagan niya ang loob. "Anong ibig mong sabihin sa kapalaran ko?" Dagdag pa ni Javier. "Ang iyong kakayahan, Javier, ay sadyang ipinagkaloob sa iyo dahil ito ay may angkop na rason," sagot ng dragon. Tila na curious si Javier. Mukhang tingin niya ay may nalalaman ang dragon na ito tungkol sa kanyang pagkatao. Baka dito din niya malaman kung bakit siya nagtataglay ng pambihirang kakayahan na naiiba sa ordinaryong tao. "Si Jericho ay ang bunsong anak ni Argo. Siya ang magtataguyod ng kapayapaan sa Terra Veda balang araw," panimula ng dragon. "Talaga? Pero bakit ako napasali? Hindi ko maintindihan. Ano magiging papel ko?" Seryosong tanong ni Javier. "May mga banta sa buhay ni Jericho at kailangan mo siyang protektahan. Iyon ang magiging papel mo," tugon ng dragon. Lumapit pa ng husto si Javier. "Alam mo, sa palagay ko, nagkakamali ka ng piniling tao. Wala akong alam sa pakikipaglaban. Isa akong mahinang klase ng nilalang. At si Jericho, napakalakas niya. Kaya hindi niya kailangan ng tulong ko. Trabaho na ng mga kabalyero niya na protektahan siya," paliwanag ni Javier. Naguguluhan ito kung bakit siya pa ang poprotekta kay Jericho, gayong napakahina niya at wala siyang alam sa espada. "Hindi ka mahina, Javier. Kung wala ka, hindi magtatagumpay si Jericho sa kanyang misyon. Para kayong dalawang panig sa iisang barya at hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran, Javier. Kailangan mo itong harapin." Napailing si Javier. Tinatanggihan niya ang kanyang kapalaran. "Hindi. Ayoko." Bahagyang natawa ang dragon. "Isa itong kalokohan. Hindi ako nararapat para dyan. Iba na lang ang kunin mo," pagtanggi ni Javier. "Magtiwala ka sa iyong kakayahan, Javier. Kayang-kaya mong mabago ang lahat," sambit ng dragon. Tumindig ito at binuka ang malalapad nitong mga pakpak. Bigla itong lumipad sa ere at napansin ni Javier ang malaking kadenang nakapulupot sa katawan ng dragon. "Teka, sandali! Marami pa akong gustong malaman! Huwag kang umalis!" Pigil ni Javier. Subalit hindi huminto sa paglipad ang dragon hanggang sa unti-unti itong lumiit at maglaho sa paningin ni Javier. "Hoy, Javier! Gumising ka! Bakit napakakalat dito sa kwarto mo?" Dumadagundong ang boses ni Mang Rigor sa loob ng kwarto. Napabalikwas ng bangon si Javier at tiningnan si Mang Rigor. "Hindi ko alam." Pupungas-pungas si Javier. "Gumamit ka na naman ba ng mahika?" tanong ni Mang Rigor.
Napatango na lang si Javier para tumigil na ito sa paninermon. Sige, linisin mo ngayon to. At pagkatapos, ihatid mo ito sa silid ng prinsesa at doon mo ibigay sa taga-silbi niya. Utos ni Mang Rigor. Bumaba naman si Javier sa kama at nag-ayos ng sarili. Ilang sandali lang ay tinungo na niya ang silid ni Prinsesa Raya. Nagpunta siya sa palasyo at tinahak ang mahabang koridor. Pagdating niya sa kwarto, ay napansin niyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya sa loob at nabungaran niya si Raya na nakatalikot. Oh, andito ka na pala, Michelle. Nagtungo si Raya sa dressing wall. Umiwas ng tingin si Javier. Dahan-dahang hinubad ni Raya ang mahabang asul na dress niya. Nahulog ito sa sahig. Napalunok ng laway si Javier. Pakiabot nga yung damit ko, Michelle. Utos ng prinsesa. Wala itong kamalay-malay na si Javier pala ang kasama nito sa loob ng kwarto. Patay-mali siyang dinampot ni Javier ang damit ni Raya sa mesa at iniabot agad sa prinsesa. Anong palagay mo, Michelle? Bagay ba sa akin ang damit na ito? Nakatalikod pa rin si Raya. Ah, oo! Maikling sagot ni Javier at pinaseksi ang boses niya. Nagmamadali itong lumabas ng kwarto bago pa man siya makita ng prinsesa. Ano sa tingin mo, Michelle? Bagay ba? Tanong pa ni Raya. Napahinto si Javier at humarap. Michelle, andiyan ka pa ba? Ani ni Raya. Oo, andito na ako. Tinig ng isang babaeng mula sa likod ni Javier. Napalingon si Javier at nakita niya si Michelle na takang-taka habang nakatitig sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Napalunok muli siya ng laway at nanigas siyang parang tuod sa kinatatayuan. Michelle, pakitulungan mo nga ako rito. Saad ni Raya. Sumenya si Javier at nakuha naman ni Michelle ang ibig niyang sabihin. Oo, nariyan na. Sagot ni Michelle. Nilapag naman ni Javier ang pill sa mesa at dali-dali siyang lumabas ng silid nang may ngiti sa labi. Pagsapit ng gabi, isang babaeng katulong ang naglalakad mag-isa sa koridor. Patungo ito sa kwarto ni Helen. May dala-dala itong malaking mangkok na puno ng iba't ibang prutas. Kumatok siya sa pinto at ilang sandali pa ay bumungad sa kanya ang magandang empress. Lady Helen, ipinabibigay po ito ng mahal na hari. Nakatinging bati ng katulong. Sige, pasok ka. Sagot ng impostor ni Helen at ngumiti din ito. Pumasok agad ang katulong at nilapag nito ang dalang mangkok sa mesa sa tabi ng flower vase at sa parihabang salamin na natatakpan pa ng puting tela. Lumapit dito si Helen at dumampot ng mansanas. Kinagat niya ito at nagsalita. Paano ko naman siya masusuklian? Tanong ni Helen. Naglakad ang katulong patungo sa antigong aparador at kinuha nito ang labahan. Humarap ito kay Helen at nagpunta sa bandang salamin. Ang nais lang naman ng kamahalan ay marinig ang himig mo. Nakangiting tugon ng katulong at hinawakan ang mga bulaklak sa may flower vase. Nakatalikod si Helen habang kumakain pa rin ng mansanas. Bigla siyang humarap, ngunit huli na nang mapansing na hablot ng katulong ang telang nakatakip sa salamin. Kitang-kita ng katulong sa salamin ang totoong itsura ng impostor. Nagimbal ito sa nakita at natakot sa nagpapanggap na empress. Sinubukang lumabas ng kwarto ang katulong pero nahablot siya ng impostor sa kamay. Tumingin si Helen sa mukha ng katulong at kumanta ng nakakaantok na himig. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ng katulong at nawalan ito ng malay. Humarap ang impostor sa salamin at makikita dito ang panlilisik ng kanyang mga mata. Sa sumunod na gabi,
nagsimula na ang pagdiriwang. Nagkaroon ng malaking salo-salo sa loob ng palasyo at maraming tao ang dumalo sa naturang pagdiriwang. Kabilang sa mga dumalo, ang magtiyo na sina Javier at Mang Rigor. Tuwang-tuwa si Javier dahil napakaraming pagkain ang nakikita niyang nakalapag sa mahabang lamesa. Sobrang mamahalin at napaka-ingrandeng dekorasyon ang ginawa sa palasyo. Pero sa halip na makisaya sa gabi ng selebrasyon, napadayo ang magtiyo upang pagsilbihan ang mga deleganteng tao. Naglakad-lakad si Javier kasama si Mang Rigor palapit sa mahabang lamesa nang mapansin niya si Jericho. Nakatitig ito sa kanya na parabang nakakita ng multo. Nagtakatuloy si Javier kung bakit ganito makatingin ang anak ng hari. Maging ang mga tao sa paligid niya ay sa kanya din nakatingin. Javier, umusog ka. Paraanin mo ang prinsesa. Saway ni Mang Rigor. Napalingon si Javier at nagulat siya nang makita sa likuran si Prinsesa Raya. Nakabihis ito ng kulay maroon na wardrobe at naka-tightrope ang ulo na tumerno naman sa damit nito. Namumula sa lipstick ang mga labi ng prinsesa at nakatali ang maitim at mahaba nitong buhok. May suot itong white gloves sa mga kamay at nangingislap sa kinang ang gold necklace sa leeg nito. Manghang-mangha si Javier sa babaeng dumadaan sa kanyang harapan. Pinaatras pa siya ni Mang Rigor dahil nahihiya ito sa ikinikilos ng pamangkin. Nakanganga ang bibig ni Javier at parang tuod lang na nakatingin kay Raya. Pak! Sampal ni Mang Rigor. Natauhan si Javier. Tumalsik ang laway niya at ilang metro ang inabot nito. Bakit mo sinampal? Reklamo ni Javier. Umayos ka nga. Alalahanin mong nandito tayo hindi para magsaya, kundi para pagsilbihan ng mga bisita. Sagot ni Mang Rigor at iniwan si Javier. Lumapit si Michelle kay Javier at pareho silang tumingin kay Raya. Ang ganda niya, di ba? Nakatingin sabi ni Michelle. Oo, sobrang ganda niya. Sagot ni Javier. Ganyan talaga kapag ipinanganak kang maharlika. Nasa iyo na ang lahat. Karangyaan, katangyaan, at higit sa lahat, kagandahan. Wika ni Michelle. Naku, hindi naman lahat ganyan. Sabi ni Javier at nakatitig pa rin siya kay Raya. Alam mo, kung ako ang papipiliin, katulad mo ang gusto ko. Simple, mabait, masipag at kahit hindi masyado gwapo, ayos na sa akin. Ani ni Michelle na nakangiti. Biglang nabaling sa dalaga ang atensyon ni Javier at tila binabasa ang mga mata ni Michelle. Seryoso ka? Gusto mo ko? Seryosong tanong ni Javier. Umiling si Michelle at naihiyang yumuko. Naku, hindi. Ganun ang ibig kong sabihin. Sabi ko, katulad mo na simpleng mamamayan lang. Kahit mahirap ay ayos na sa akin. Hindi ko naman kasi pinangarap na makasal sa isang maharlika. Simpleng tao lang ang gusto ko pero hindi ikaw ang tinutukoy ko, no? Paglilinaw ni Michelle. Subalit napansin ni Javier na namumula ang pisngi ng dalaga. Salamat. Nagkaiwasan ng tingin ang dalawa at parehong nailang sa isa't isa. Samantalang sa loob naman ng silid ni Empress Helen, nakaupo ang impostor sa harap ng salamin. Hawak niya ang kwentas at banayad na humihimig. Kung pagmamasdang mabuti ang kwentas ay parang kasing liit lang ito ng posporo at may kulay dilaw na liquid sa loob nito. Tinago ng impostor ang kwintas sa kanyang dibdib at nagpatuloy sa paghihim habang nakaharap pa rin ito sa salamin. Matapos nito ay tumayo si Helen at taglakad ng dahan-dahan palabas ng silid. Naiwan naman sa loob ang malamig na bangkay ng katulong. Nakahiga ito sa sahig at tila wala ng buhay. Sa loob naman ng Chamber of Doom,
ay inihipan na ng mga kawal ang trumpeta at isa-isang nagsitabi sa gilid ang mga bisita upang makadaan ang kanilang hari patungo sa kanyang trono. Nakabihis ng chainmail na may red cape si Haring Argo habang nasa ulo nito ang korona. Nakasuot din ito ng silver gauntlets at leather boots. Pagdating sa harapan ng hari ay humarap ito sa mga bisita. Natutuwa ako sa pagdalo ninyo sa gabi ng pagdiriwang. Humigit sa 2 dekada na tayong namumuhay ng payapa sa Terra Vedda. At dahil ito sa ating panauhin na siyang nagpapanatili ng kapayapaan. Batiin natin na masigabong palakpakan si Lady Helen ng Babylon. Wika ni Haring Argo. Saktong pumasok ang impostor at nagpalakpakan ang mga bisita nang makita siya. Umupo si Haring Argo sa trono sa tabi ng kanyang mga anak. Dumiretso naman ang impostor sa maliit na entablado. Pagtungtong niya, nagsimulang tumahimik ang mga tao upang panoorin ang gagawing pagtatanghal ni Empress Helen. Nagsimulang kumanta ang impostor at ang lahat ng bisita ay namangha sa malamig na boses ni Helen. Binuka ni Helen ang mga kamay at tumingin ito sa mga maharlikang nakaupo sa harapan. Nasa sulok naman si Javier at tahimik lang na nakikinig. Patuloy pa rin sa pagkanta ang impostor. Dahan-dahan itong naglakad habang kumakanta. Tumingin si Helen kay Jericho at kapansin-pansin na parang inaantok ito. Nagpatuloy sa paglalakad si Helen at ang lahat ng kanyang madaanan ay unti-unting dinadapuan ng antok hanggang sa tuluyan ng makatulog. Napansin naman ito ni Javier. Mabilis niyang tinakpan ang mga tenga niya at iniwasang pakinggan ang nakakaantok na kanta. Tuloy-tuloy lang si Helen sa pagkanta at maging ang hari ay unti-unting nakatulog, pati si Prinsesa Raya. At habang lumalakas ang boses ni Helen ay mas lalong lumalamig ang paligid at nag-iiba ang atmosphere. Napupuno ng lumot ang mga pader, dingding at kisame sa silid na iyon. At ang mga tao sa paligid ay unti-unting nababalutan ng mga sapot ng gagamba. Sa isang iglap, tila nawalan lahat ng buhay ang mga bagay na nasa loob ng Chamber of Doom, maliban kay Javier na nakatakip pa rin ang tenga at di ininda ang sakit. Kahit parang sasabog na ang ulo sa sobrang bigat ng boses ng impostor. Malapit nang makalapit si Helen kina Haring Argo, napansin ito ni Javier. Dinukot ng impostor ang nakatago niyang patalim at tumingin siya kay Jericho. Mukhang ito ang target niya. Sa pagtatapos ng kanta ay ibinato ni Helen ang punyal nang makaisip ng paraan si Javier. Napatingin siya sa chandelier na nasa taas lang ni Helen. Sa pamamagitan ng isipan ay hinatak ni Javier pababa ang chandeliers at saktong nahulog sa Empress. Ah! Nabagok ang ulo ni Helen sa chandeliers at natumba ito sa sahig. Sinipat ni Javier ang paligid. Unti-unting nagkakamalay at nagigising ang mga bisita. Nagising si Haring Argo, Jericho at Raya at napatingin sila kay Empress Helen na nakadapa sa sahig habang nakapasan sa likod niya ang malaking chandeliers. Nanlisik ang mga mata niya nang bumalik siya sa dating anyo. Nakilala ng lahat kung sino siya. Walang iba kundi ang ina ni Tomas. Nanlaki ang mga mata ni Haring Argo sa nasaksihan. Pinulot sa sahig ng impostor ang punyal at hinagis niya ito kay Jericho. Subalit, mabilis na nakakilos si Javier at nahatak niya kaagad si Jericho at natumba silang dalawa sa sahig. Tsuk! Saktong tumusok ang patalim sa upuan ni Jericho. Matapos nito, dito na nawalan ng malay ang impostor. Tumayo si Javier at Jericho. Lumapit sa kanila ang hari.
Niligtas mo ang aking anak. Paano mo nagawa yun? Manghang tanong ni Haring Argo. Mabilis lang po siguro ako kumilos, kamahalan. Palusot ni Javier. Tuwang-tuwa naman ang hari sa kanya. Ang galing mong bata. Nasaktan ka ba? Pag-aalala pa ni Haring Argo. Nako, huwag niyo na po akong isipin, kamahalan. Ayos lang po ako. Sagot naman ni Javier. Bueno, dahil sa ginawa mo, kailangan kang gantimpalaan. Simula sa araw na ito, ay ikaw na ang magiging tagapagsilbi ng aking anak. Pagsisilbihan mo siya sa abot ng iyong makakaya. Nakangiting wika ng hari. Nagpalakpakan ng lahat sa anunsyo ni Haring Argo. At masaya sila dahil walang napahamak sa kamay ng mangkukulam na nagpanggap bilang si Empress Helen. Nagkaiwasan ng tingin sina Jericho at Javier. Mukhang ayaw ng dalawa na magkasama sa isa't isa. Isang sandali ang nakalipas ay nasa loob na ng silid si Javier. Habang nakahiga siya ay nasa utak pa rin niya ang mga nangyari. Hindi ito makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Mukhang tama ang sinabi ng dragon. Mukhang siya na nga ang magiging tagapagbantay ni Jericho. Subalit tingin ni Javier ay imposible pa rin ito dahil wala naman siyang alam sa pakikipaglaban at yung ginawa niya kanina ay baka nagkataon lang. Naguguluhan ang isipan ni Javier. Hindi niya alam kung susundin ba niya ang itinakda sa kanya o ipapasa na lang ito sa iba at mamuhay ng tahimik. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mang Rigor. Lumapit ang matanda sa kanya at seryosong nakatingin kay Javier. Bayani na ba ang turing nila sa iyo, iho? Wika ni Mang Rigor. Umiling si Javier at ngumiti. Niligtas mo si Jericho, katulad ng pagligtas mo sa akin. Kaya napagtanto kong nakakabuti pala ang paggamit mo ng mahika. Dagdag ni Mang Rigor, pero umiling ulit si Javier. Hindi. Hindi ko naman ginamit ang kakayahan ko. Kusa ko siyang tinakbo at hinila palayo. Pagsisinungaling ni Javier. Bueno, kahit ano pa man yan, may layunin sa iyo ang pangyayari. Saad ni Mang Rigor. Ang kapalaran ko? Tanong ni Javier. Tama ka. Mukhang yan na ang nakatakda sa iyo at kailangan mong gawin ang iyong layunin. Linya ni Mang Rigor. At siya nga pala, itong libro ay ibinigay sa akin, inay, ang lola mo. Galing daw ito sa kaibigan niya. Matagal ko yung itinago sa librario at hindi ko pa nagagamit. Wala naman kasi akong alam dyan at ibang lengguahe ang nakasulat. Sa'yo na lang yan at ingatan mo. Baka makatulong sa'yo. Inabot ni Mang Rigor ang makapal na libro. Hindi man lang namalaya ni Javier na may hawak palang libro ang matanda. Sinipat niyang maigi ang libro na nakabalot sa pulang tela. Tinanggal niya ang nakabalot dito. Napansin niyang may lock ang libro. Tinanggal niya din ito at binuklat ang mga pahina nito. Napangiti si Javier. Alam niyang tungkol sa mga spells at incantations ang nakasulat sa libro. Isang magic book kung susumain. Pag-aaralan ko po ito, tiyo. Salamat po. Nakangiting sabi ni Javier. Napangiti si Mang Rigor. Hindi maintindihan ang matanda pero parang ang gaan-gaan ang kanyang pakiramdam. Kahit sa simpleng bagay lang ay napasaya niya ang pamangkin. Maya-maya pa ay may biglang kumatok sa labas ng pinto. Javier, pinapatawag ka ni Jericho. Anang isang kawal. Sumenyas naman si Mang Rigor. Mukhang tinatawag ka na ng tadhana. Hindi ko alam kung para saan yan pero pumunta ka na. Baka yan na yata ang gagampanan mong tungkulin bilang tagasilbi. Ani ni Mang Rigor. Tumango naman si Javier at lumabas na ito ng bahay.
Sa susunod na kabanata, masusubok ang buong katatagan ni Javier sa darating na kaaway. Ito na kaya ang senyales para itigil na niya ang nakatakda sa kanya? O itutuloy niya pa rin ito kahit buhay na niya ang nakataya? Abangan ang pakikipagsapalaran ni Javier sa loob ng Terapeda, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Sa courtyard ng Kastilyo, pumasok ang isang lalaki sa armory weapon storage ng Babylon. Abala ang mga kawal sa pagsusuri at paglilinis ng mga sandatang ginagamit sa pakikidigma, kaya hindi nila napansin ang pagpasok ng lalaki. Diretso lang siya naglalakad habang panakanakang nakatingin sa paligid. May mga lances at spears siyang nakikita na nakasabit sa dingding at pader. Lumapit siya sa nangangasiwa ng armory at kinausap ito. "Magandang umaga. Anong kailangan mo?" tanong ng tangasiwa. Tumingin ng matalas ang lalaki. "Gusto ko makita yung kalasag na may marka ng tatlong ahas." Sagot ng lalaki. Sumenya sa kanya ang tangasiwa at sinundan niya ito. Pumasok sila sa isang silid at pinakita ng tangasiwa ang kalasag na may nakaguhit na realistic na mga ahas. Pabilog ang disenyo nito at parang sumisimbolo sa katatagan ng Babylon. Nakita din ng lalaki ang mga nakaimbak na palakol, crossbows at longbows sa malaking kahon. Hindi niya ito pinansin. Binaling niya ang atensyon sa kalasag dahil ito naman talaga ang kanyang pakay sa una pa lang. "Masyadong mapanganib ang kalasag na ito. Bibihira lang ang pinipili nilang amo." Wika ng tangasiwa at pinakitang maigi sa lalaki ang kalasag. "Ipakita mo sa akin kung anong gagawin." Utos ng lalaki. Ngumiti ang tangasiwa at umusal ng spell. "Taranay imbis entra, ofra honra stole." Biglang nagkaroon ng buhay ang imahe ng mga ahas. Lumitaw ito sa kalasag at mabilis na umatake ang mga ito na parang manunuklaw. Nagulat ang lalaki at napaatras siya. Napangiti tuloy ang tangasiwa sa naging reaksyon ng lalaki. "Kailangan mo lang sambitin ang mga tiyan para magkaroon sila ng buhay." Binigay ng tangasiwa ang kalasag sa lalaki. Pinihit ng lalaki ang kalasag, paharap sa tangasiwa. "Gagawin nila lahat ng iutos mo. Basta sambitin mo lang ang mga katagang binanggit ko." Dagdag pa ng tangasiwa. "Ganun ba? Napakadali lang pala." Sagot ng lalaki. Numiti lang ang tangasiwa. "Patayin siya!" Utos ng lalaki. Natunaw ang ngiti ng tangasiwa. Mabilis itong tinuklaw ng isang ahas sa leeg at namatay ito agad. Sumakay agad sa kabayo ang lalaki paglabas niya sa armory weapon. Sinuot niya ang helmet at body shield niya at nilagay sa braso ang kalasag. Pinatakbo niya ang kabayo niya at naglakbay ng mabilis. Pagdating ng lalaki sa gate ng Terapeda, ay huminto siya at nilapitan ng kawal na nagbabantay sa labas. Nilapag niya ang card niya sa lamesa at ngumiti sa bantay. "Isa akong mandirigma at nagmula ako sa Babylon. Nais kong sumali sa paligsahan." Wika ng lalaki. Magiting ang tinig niya at nagpapakita ng kumpiyansa sa sarili. Samantala, sa courtyard castle ay makikitang nag-eensayo si na Jericho at Javier. Tinuturuan ni Jericho si Javier kung paano ang pakikipaglaban at humawak ng espada ng tama. "Ano, handa ka na ba?" tanong ni Jericho. Tumalikod ito at winasiwas ang espada sa ere. "Oo, handa na ako." Sinuot ni Javier ang helmet at body armor niya. Umatake bigla si Jericho, pero dahil sa bigat ng armor ni Javier ay hindi siya makakilos na maayos. "Atake! Depensa! Atake! Depensa! Atake! Depensa!"
Paulit-ulit na sambit ni Jericho habang patuloy na inaatake si Javier. Walang magawa ang binata kung hindi mapaatras at tanggapin ng mga atake ni Jericho. Pinukpok ni Jericho sa ulo si Javier at napadaing ito sa sakit. Umikot sila at nagpalit ng pwesto. Sige Javier, ipakita mo ang galing mo! Ani ni Jericho. Naghanda si Javier. Nag-swing ang espada ni Jericho sa kaliwa at sinalag ito ng binata. Swish! Umunday ng saksak si Jericho sa kanan pero nadepensahan ito ni Javier gamit ang kalasag. Kanan! Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Paulit-ulit na sabi ni Jericho. Hinampas nito sa mukha si Javier. Aray! Dahan-dahan naman! Reklamo ni Javier. Napangiti si Jericho at umatake ulit ito. Umayos ka kasi! Paano ka magiging tagapagsilbi ko kung hindi ka marunong makipaglaban? Saad ni Jericho. Umikot ulit sila. Shhh! Tumagbas si Jericho sa kaliwa at nasa lagito ni Javier sa kanan. Nagtapon ng hiwa si Jericho sa kaliwa at ginamit ni Javier ang kalasad niya. Subalit hindi niya napansin ang pagbagsak ng espada sa ulo niya. Kling! Bahagyang umalog ang ulo ni Javier at nahilo siya sa malakas na impact. Ah! Sigaw ni Javier. Natumba siya at natanggal ang helmet niya sa ulo. Ano? Suko ka na babansot? Biro ni Jericho at nilabas nito ang maliit na lanset. Magpahinga na muna tayo. Pagod na ako. Mungkahi ni Javier. Mabilis ang paghinga niya. Ha! Anong tapos? Nag-uumpisa pa lang tayo, no? Pinaikot-ikot ni Jericho ang lanset sa hangin. Bumangon si Javier at napilitang makipaglaban kahit ayaw na ng katawan niya. Pagsapit ng tanghali, umuwing pagod si Javier. Nadatnan niya sa bahay si Mang Rigor na kasalukuyang gumagawa ng gamot. Napangiti ito nang makita siya. Oh, kamusta ang unang araw ng pagsisilbi mo kay Jericho? Bati ni Mang Rigor. Binagsak ni Javier ang helmet niya sa sahig. Alika hiho, umupo ka. Sumunod si Javier. At minasahe ni Mang Rigor ang likod niya. Ay, nakakapagod. Parang gusto ko na sumuko. Bukas pa naman magsisimula ang torneo. Wika ni Javier. Minasahing mabuti ng matanda ang balikat niya. Nakaramdam ng ginhawa si Javier. Tila nawala ang pagod niya. Nakaisip ito ng kalokohan at sinipat ang librong ginagamit ni Mang Rigor sa pagsusuri ng gamot. Actium Brandam, sabi ni Javier. Biglang bumuklat ang libro at kumalat ang mga pahina nito sa lamesa. Hoy! Anong ginagawa mo? Di ba't sabi ko sa'yo na huwag mong gagamitin ang kakayahan mo sa ganitong paraan? Sabay batok kay Javier. Bakit tiyo? Naglalaro lang naman ako ah. Sagot ni Javier. Kinuha ni Mang Rigor ang braso ni Javier at hinatak ito sabay pinilipit. Ah! Ah! Napadaing sa sakit si Javier. Tumunog ang mga buto niya sa braso. Bakit ko pa niligtas si Jericho kung gagawin din naman niya akong alipin? Reklamo pa ni Javier. Binatukan muli ito ni Mang Rigor. Aray! Ano ba tiyo? Hinaplos ni Javier ang ulo. Ang batang to! Nako, magpasalamat ka pa nga dahil nabigyan ka ng katungkulan sa palasyo. Saway ni Mang Rigor. Napasimangot naman si Javier. Nagkaroon ng katungkulan pero pagiging alipin naman. Akala ko ba magbabantay lang ako kay Jericho? Bakit ganun ang trato niya sa akin? Tanong ni Javier. Medyo naiinis siya. Tanggapin mo na lang yun, iho. Ganun talaga sa umpisa. Pero palagay ko, sinusubukan ka lang ni Jericho. Magtiis ka muna at tatagan mo ang loob. Saka hindi naman mahirap ang pinapagawa niya sa iyo eh. Lumipat si Mang Rigor sa kabilang braso ni Javier.
Hinila din ito sabay pinilipit. Sunod-sunod na tumunog ang mga kalamnan ni Javier, ngunit di niya ito ininda. Sa susunod, mag-iingat ka na ha, payo ni Mang Rigor. Tumango na lang si Javier. Makalipas ang isang oras, nagpunta si Javier sa bahay ni Michelle. Isang blacksmith kasi o panday ang ama ni Michelle at may mga koleksyon itong body armor sa bahay. At minsan ay sinasabit na lang nila ang mga iyon sa pader at dingding dahil hindi naman nagagamit. Pagdating ni Javier, naabutan niya si Michelle na nagwawalis sa bakuran nila. Nilapitan niya ito at sinabi niya sa dalaga ang pakay niya. Pero wala ang ama nito sa bahay, kaya si Michelle na lang ang nagpresentang mamili ng body armor na hihiramin ni Javier. Magaling naman kumilatis ang dalaga dahil tinuruan ito ng ama kung ano ang mas panayag na isuot sa isang kabalyero pagdating sa pakikipaglaban. Pumasok ang dalawa sa bahay. Pagdating sa loob ay pinaupo saglit ni Michelle si Javier sa may sala at pumasok ito sa kanyang kwarto. Paglabas ni Michelle, bitbit na nito ang isang klase ng body armor na tiyak na mas matibay kumpara sa ginagamit ni Javier sa pag-ensayo nila ni Jericho. Nilapag ito ni Michelle sa mesa. Tumayo si Javier at lumapit sa dalaga. Unang pinasuot kay Javier ang chainmail. Kasya naman ito sa kanya. Sumunod naman ay ang chestplate at metal greaves. Pagkatapos ay sinukat sa kanya ni Michelle ang leather belt. Saktong-sakto ito sa bewang ni Javier. At panghuli ay ang silver helmet na may metal rings na nakaukit sa paligid nito. Katulad ito sa sinuot ni Haring David noong makipaglaban siya sa Palestinian warrior na si Goliath. O ayan, kasyang-kasya naman pala sa iyo lahat eh. Paghanga ni Michelle. Natuwa naman si Javier. Pakiramdam niya ay mas guminhawa pa ang paghinga niya dahil magaan lang ang mga ito sa katawan. Pagsapit ng tanghali, inumpisahan na ni Haring Argo ang torneo sa maliit na arena sa courtyard ng kastilyo. Maraming mandirigma ang lumahok sa paligsahan. Yung iba ay nanggaling pa sa iba't ibang kanayunan at dumayo sila sa Terra Veda upang sumali sa patimpalak ng hari na taon-taon naman niyang ginagawa tuwing sasapit ang anibersaryo ng paglaya ng Terra Veda. Sa silid ng courtyard, makikita naman si Javier at Jericho. Balak sanang sumali ni Belrin sa torneo, subalit hindi siya pinayagan ni Jericho. Nadismayaman, pero ayos lang ito kay Javier dahil mas makakapag-focus siya sa pagbabantay kay Jericho laban sa mga kaaway nito na balak siyang paslangin. Hinubad ni Javier ang body armor niya at ipinasuot niya kay Jericho. Ninenervyos ka ba? Tanong ni Javier kay Jericho. Matalas itong tumingin kay Javier. Hindi ako natatakot. Maiksing sagot ni Jericho. Talaga? Lahat kaya nung sumali ay natatakot? Ninenervyos ka, alam ko. Wika ni Javier. Sira ka ba? Hindi nga ako ninenervyos, kaya tumigil ka na. Saway ni Jericho. Naiinis ito sa kakulitan ni Javier. Subalit ang totoo, aminin man ni Jericho o hindi ay may kaunting takot din siyang nararamdaman. Hindi niya lang maipaliwanag kung bakit siya natatakot. Lahat ng kanyang nakalaban noon ay natalo niya, kaya tinaguruan siyang kalasag ng Terra Veda dahil wala pa siyang record na talo. Pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Parang may mali, di niya lang maipaliwanag kung ano. Gayunpaman, wala nang pakialam si Jericho. Lalampasuhin niya lahat ang mga makakaharap niya sapagkat ayaw niyang ipahiya ang ama, lalo na ang tangal niya. Matapos maikbit sa katawan ni Jericho ang body armor, ay kinuha ni Javier ang pulang kapa ni Jericho at inabot din ang silver helmet. Ayan, tapos na.
Nakangiting wika ni Javier. Umiling si Jericho. Ang espada ko, nakalimutan mo. Ani ni Jericho. Halatang asar na ito kay Javier. Ah, oo nga pala. Pasensya na. Kinuha ni Javier ang espada na madalas gamitin ni Jericho sa pakikipaglaban. Inagaw ito sa kanya ni Jericho at umalis na. Naiwan si Javier na asar din. Pakiramdam niya ay di talaga sila magkakasundo ng anak ng hari. Maya-maya pa ay pinatugtog na ang mga tambol at trumpeta sa paligid ng arena. Hudyat na magsisimula na ang torneo. Isa-isang lumabas sa kastilyo ang mga mandirigmang kalahok. Dumiretso sila sa arena. Ang hugis ng arena ay may pagka-polygons ang disenyo at sa gilid nakapwesto ang mga taong manonood. Higit sa 20 mandirigma ang sumali sa larong pangpalakasan at sabay-sabay silang pumila sa harap ng arena. Lumapit ang hari, binati niya ang mga mandirigma at nagbigay pugay sa kanila. Ikinagagalak kong batiin kayong lahat na matatapang na sumali sa torneo ng Terra Veda. Sa loob ng 3 araw, masusubok ang tapang at dedikasyon nyo sa laban. Dito masusukat kung sino talaga sa inyo ang pinakamalakas na kabalyero at tatanghaling kampyon ng paligsahan. At pagkatapos nito, sino mang magwagi ay makakaharap niya ang aking anak at silang dalawa ang magtutuos sa pinakahuling bahagi ng laro. Mataas na boses ni Haring Argo para marinig siya ng lahat. Alam kong sa huli ay isang mandirigma lang ang matitira at syempre, siya ang tatanghaling kampyon. At dahil dito, makakatanggap siya ng 1,000 ginto na inila ang premyo ng Terra Veda. Napatingin ang mga kabalyero sa isang kawal na nakatayo sa harap ng mesa. Binuksan nito ang 1 kahon at tumambad sa lahat ang mga gintong kumikinang. Natuwa ang marami, maliban sa lalaking may hawak na kalasag ng ahas. Seryoso lang ito na nakatayo. Simulan na ang torneo! Sigaw ni Haring Argo. Nagsigawan din ang mga tao at nagsipalakpakan sila. Halatang sabik ng mapanood ang unang round ng laro. Nagpunta ang mga mandirigma sa likod ng arena at naghintay na tawagin ang kanilang pangalan. Lumapit si Haring Argo kay Jericho. Gaya ng dati, ipanalo mo ulit ang laban at huwag mo ko ipapahiya. Maliwanag ba? Bulong ng hari, sabay tinapik sa balikat si Jericho. Tahimik lang si Jericho at di sumagot. Tumingin siya sa kalaban na makakaharap niya ngayon. Sila ang unang sasabak sa pagsisimula ng round. Lumapit sa kanila ang 2 kawal. Pinaunawa sa kanila ang mga batas at alintuntunin ng laro. Ilang sandali pa ay nag-umpisa na ang laban. Isang African fighter ang makakalaban ngayon ni Jericho. Medyo matangkad ito kumpara kay Jericho at matikas ang tindi. Lihasa ito sa iba't ibang uri ng armas. Nag-fighting stance ang negro at nag-ready. Ganoon din ang ginawa ni Jericho. Sa senyas ng announcer, umataki agad si Jericho at hinampas niya ng espada ang kalaban. Clang! Tinamaan ito sa ulo pero di ininda ng negro ang sakit dahil sa suot na helmet. Ang African fighter naman ang umatake. Umanday ito ng hiwa. Shack! Hinarang ni Jericho ang kalasag at nasalag ang atake. Dumistansya ang 2 at nagpaikot-ikot sa arena. Tsang! Tsang! Nagkiskisan ang mga sandata. Sumugod ng suntok ang negro. Yumuko si Jericho at sinipa ang kalaban sa tiyan. Uwak! Taing ng negro. Napaatras ito ng 1 metro. Ngumiti ang negro at nagtapon din ng sipa. Blah! Nasalag ng kalasag ang sipa.
Dumausdos pababa ang paa at tinadyakan ni Jericho ang negro, pero nakaiwas ang kalaban. Sumunod na nangyari ay nagpatigasan sa eskrimahan ang dalawa. Nagtapon ng slice ang negro. Slash! Napayuko ng mabilis si Jericho pero muntik na siyang madali. Umatras siya. Kaya mo yan, Jericho! Kaya mo yan! Sigaw ni Javier. Nasa sulok lang ito ng arena. Pinaikot ni Jericho ang espada niya sa hangin at nag-fighting pose naman ang kalaban. Ilang sandaling nanatiling nakatayo ang dalawa. Sumugod bigla si Jericho. Katang! Tinamaan sa may chest plate ang negro. Nagalit ito at nagtapon ito ng saksak. Roar! Nakailag si Jericho, sabay nag-sidestep at binagsakan ng siko ang maitim na mukha ng African fighter. Tang! Tumilapon ang helmet at natumba ang negro. Uah! Napasigaw ang mga manonood nang mapabagsak ni Jericho ang kalaban niya. Hindi na bumangon ang negro at tila ba sumuko na ito. Si Jericho ang nagwagi sa laban. Napangiti agad ang hari at pati na rin si Javier dahil nakuha ni Jericho ang unang round. Nagpalakpakan naman sina Raya at Michelle na nasa gilid lang ng arena. Tuwang-tuwa din sila sa pagkapanalo ni Jericho. Matapos ang unang tagumpay ni Jericho laban sa African fighter, ay umusad muli ang labanan. Nagharap sa loob ng arena ang lalaking taga Babylon at ang Persian knight na mula pa sa Persia. Tahimik at payapang pinanood ng mga mamamayan ng Theraveda ang laban. Hawak ng Persiano ang dalawang espada nitong Shamshir, isang curved blade swords na may hati sa dulo at pakurbada ang hawakan. Nakabalot ng turban ang ulo ng Persiano at nakabihis ito ng mahabang damit na may pagkahawig kay Aladdin. Ang Babylon fighter naman ay karaniwan lang ang suot. Nakabihis ito ng chainmail at plated metal shoulder at isang silver helmet. Hawak niya ang espada niyang long sword at ang kalasag na may marka ng ahas. Sa unang bugso ng laban, nagpakitang gilas pa ang Persian fighter. Panaywasiwas ito sa pinagmamalaki nitong Shamshir at sinasabayan ng mga acrobatic style technique. Todo iwas at sanggalang ang Babylon fighter. Nakatsyempo ang Persiano at tinaga nito ang katunggali, pero nakaiwas ang kalaban. Sinipa siya ng Babylon fighter at napaigik ang Persian sa sakit. Ah! Daing ng Persiano. Gumanti ito at pinagsabay na winasiwas ang Shamshir. Nasalag ito ng kalasag. Klang! Umatake ang lalaki at gamit ang kalasag ay binunggo niya ang Persiano. Ah! Natumba sa lupa ang Persian fighter. Tumayo ito, subalit binigyan siya ng tadyak sa tuhod at suntok sa mukha ng lalaki. Plak! Nayanig ang ulo ng Persiano at sa pangalawang pagkakataon ay bumagsak itong muli at hindi na nakabangon pa. Sigawan muli ang mga manonood at nasiyan sila sa nasaksihang magandang laban. Mukhang naging manok na nila ang magiting na mandirigma ng Babylon. Kakaibang estilo kasi ang ipinamalas niya sa laban. Maging sina Prinsesa Raya at Haring Argo ay napahanga niya. Todo papuri at palakpakan ang natanggap ng lalaki sa mga tao. Isinisigaw nila ng malakas ang kanyang pangalan, sabay naghihiyawan. Woo! Valiant! Sigaw ng mga tao. Hindi mo ba napansin? Parang kakaiba ang kalasag ng Valiant. Tanong ni Javier kay Jericho habang magkasama sila sa gilid ng arena. Hindi sumagot si Jericho at nakatingin lang ito sa Babylon fighter. Ayaw man niyang aminin, pero nakaramdam siya ng takot sa Valiant. Parang dito nagmumula ang masamang nararamdaman niya. Hindi nga lang niya ito ma-pinpoint ng husto.
Pero alam sa sarili ni Jericho na kapag nagharap sila ng Valiant ay mahihirapan siya rito. Pagkatapos ng laban ay nagpunta ang Babylon Fighter sa likod ng arena. Tinanggal niya sa ulo ang helmet at pinunasan ang sariling pawis. Nakangiting itong naglakad papunta sa tent para magpahinga sandali. Habang naglalakad siya ay nakasalubong niya sina Javier at Jericho. Kuminto siya sa paglalakad at binati niya si Jericho. Magaling ang ginawa mo kanina. Natutuwa ako sa iyo. Wika ng lalaki. Ngunit seryoso lang si Jericho at matalas ang tingin nito sa Valiant. Wala nga naman. Maikling sagot ni Jericho. Sige, kita na lang tayo mamaya. Sabi ng lalaki at umalis na siya agad. Baliw. Sundot ni Javier. Natawa na lang tuloy si Jericho at bahagyang napailing. Linisin mo mamaya ang body armor ko. Yung espada, helmet at chainmail at chestplate. At pati na rin yung van braces, pauldron at gorget ko ay pakintabin mo na rin. Kailangan ko ang mga yun bukas sa labang ko. Wika ni Jericho at iniwan na niya si Javier. Pagdating sa bahay ay nilapag agad ni Javier ang body armor sa sahig. Naghubad ito ng damit at nagdive sa kama. Nagsindi siya ng kandila at kinuha niya ang magic book sa mesita. At habang nagbabasa siya ay pinalutang niya sa hangin ang counter, pauldron, chainmail, gorget, van braces at sword belt gamit ang isipan. Umusal siya ng spell at nagsikilos ang mga ito na para ng may sariling buhay. Animo'y tipikal na may nagpupunas ng helmet, nagpapatalas ng espada at may nagbabrush sa mail coif kahit mag-isa lang naman sa kwarto si Javier. Walang ano-ano'y biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mang Rigor at nagulat ito sa nakita. Napahinto sa pagbabasa si Javier at nagsilaglagan ang body armor sa sahig na animo'y nagulat din. Anong kalokohan to? Kumagamit ka na naman ng mahika? Tanong ni Mang Rigor. Umiling si Javier. Eh anong tawag mo dun? Ani ni Mang Rigor at medyo galit. Hindi na nakasagot si Javier. Napabuntong hininga na naman ang matanda. Sige na, tapusin mo na yan at matulog ka na. Sambit ni Mang Rigor. Dahan-dahan nitong isinara ang pinto. Napabuga ng hangin si Javier. Samantala, inimbitahan ng hari ang mga mandirigmang nanalo sa unang round ng torneo sa Council Chamber. Kaharap ni Haring Argo ang mandirigmang Babylon na tinatawag ang sarili bilang Valiant. Nasa bandang kaliwa ni Haring Argo sina Princess Raya at Michelle, habang nasa kanan naman ang buong royal court. Kamahalan, hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili. Ang tunay ko pong pangalan ay Glauco at nagmula ako sa Babylon. Iginararangal ko po kayong makita at makamayan ng harapan. Wika ng Valiant. Mahusay ang pinakita mong laban, Glauco. Hindi pa ako nakakakita ng ganong estilo. Talagang pinahanga mo ako, iho. Kinamayan din nito ng hari. Ngumiti si Glauco. Wala pong anuman kamahalan. Tinapik ni Haring Argo ang balikat ni Glauco at hinarap siya kay Prinsesa Raya. Nais ko nga palang ipakilala sa iyo ang aking anak, si Prinsesa Raya. Pakilala ng hari sa anak niyang dalaga. Lumapit naman si Glauco at kinuha ang kamay ng prinsesa. Sabay banayad na hinalikan. Napangiti naman si Raya at natouch sa pagkamaginoo ni Glauco. Alam mo, ang galing-galing mo kanina. Napabilib mo ako sa husay mo. Wika ni Raya. Ibig kong sabihin, pinapanood mo ako? Seryosong sambit ni Glauco. Hehehe, oo.
Kasama ko si Michelle at nasiyan kami sa laban mo kanina. Sabay turo ni Raya kay Michelle. Yumuko lang siglaw ko bilang paggalang sa dalaga. Ikinatutuwa kong malaman yon at sisikapin ko pong manalo ulit sa susunod kong laban. Saad ng Valiant. At tumitig ito kay Jericho na kanina pa pala nakamasid sa kanila. Umusog ang isang mandarigma at binati din ito ng hari. Sige, prinsesa, alis na ako. Paalam ni Glauco. Hinatid lang ito ng tingin ni Raya na nakangiti.